dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nakatutok ngayon sa inyong programa. Ako po si Leonard J. De Guzman, pero mas kilala ako sa palayaw kong Lenny. 27 years old na ako sa ngayon, tubong Osamis City, pero kasalukuyang nakatira dito sa Cainta, Rizal. Isa ako sa mga subscriber mo, Papa Dudut. Lagi akong nakatutok sa Papa Dudut Stories at kay Storya na nag-aabang ng mga kwentong katatakutan at tinatampok mo. Ewan ko ba? Mas na-entertained ako sa mga napapakinggan kong mga horror stories kesa sa mga love stories. Anyway, meron din kasi akong naging experience na mahirap paniwalaan at mahirap kalimutan. Ilang taon na ang nakakalipas nang mangyari ito sa akin. Estudyante pa lamang ako noon sa isang state university sa Maynila. Ang totoo niyan, bago pa lamang ako pumasok sa university na yon, na hindi ko na babanggitin pa ang pangalan ay alam ko na ang mga kwentong kababalaghan na bumabalot doon. Mga white ladies, encantos, mga kapre tikbalang at kahit nga yung lalaking pugot na nakasuot ng military uniform ay narinig ko na. Pero Papa Dudut, hindi ako masyadong naniniwala sa mga kwentong yon hanggat hindi ko na-experience. Kaya kahit naabutin ako ng gabi sa university ay ayos lang sa akin. Although Papa Dudut, nararamdaman ko ang kakaibang bigat sa pakiramdam kapag nagagawi ako sa ilang lugar sa aming sintang paaralan. Kapag ganun daw kasi ay senyales na raw yon ng mayroong unseen force sa paligid. Samantala, isang gabi kung saan ay malamig ang simoy ng hangin, naglalakad akong mag-isa sa kalye sa loob ng university premises. Tanging ang liwanag na nanggagaling sa buwan lamang. Ang nagsisilbing ilaw ko ay walang makikitang mga estudyante na pag-alagala dahil bukod sa Sabado noon. Pinapaniwalaan na delikado ng lumabas ng ganitong oras. Nasaan ka na ba? Naiinip kong tanong sa aking kaibigan na tawagin mo na lamang sa pangalang Ray. Akala ko ba magkikita tayo dun sa Sunken Garden? Paalala ko sa kanya. Nagbago ang isip ko, Lenny. Naalala ko kasi na delikado na pala ang Sunken Garden kapag ganitong oras. Sagot sa akin ni Ray. Meron daw kasing paniniwala na may isang lalaking baliw na gumagala ng ganitong oras upang balaan ang bawat taong makikita niya na mag-ingat kay kamatayan. At kung sakaling hindi mo raw sundin ang sinasabi niya ay magiging isa kang malamig na bangkay o di kaya'y mawawala sa katinuan. Mula sa pagkakaupo ko ay tumayo ako at dinukot ang aking cellphone sa aking bulsa at tinawagan ang aking kaibigan na nangako sa aking sasamahan ako pag-uwi. Pero mukhang nauna na siyang umuwi sa akin at iniwan ako sa ere. Masasamahan mo ba ako o hindi? Naiinis kong tanong sa kanya. Umuwi ka na ba? Kasi kung umuwi ka na, sabihin mo na kaagad sa akin para makauwi na ako. Dagdag ko pa sa kanya. Pero Papa Dudut, bigla na lamang nawala yung boses ng kaibigan ko mula sa kabilang linya. Tanging ugong ng kung anong bagay ang mauulunigan ko. Sasamahan mo ba ako o hindi na? Pag-uulit ko sa tanong ko sa kanya. Tanging ugong at ugong pa rin ang tanging maririnig. Sa inis ko ay pinatay ko na lamang ang tawag at hinayaan ko na siya, Papa Dudut. Palingon-lingon akong naglakad, sinipat ang bawat daraanan. Humahanap ng sagot sa misteryosong nakapaloob sa oras na alas 10 ng gabi sa university grounds. Hanggang sa isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumalubong sa akin sa daanan. Ewan ko, Papa Dudut, pero bigla akong nawalan ng malay.
Hindi ko alam kung saan ang galing ang liwanag na yon, basta bigla na lamang akong na-knockout nito. Pero makalipas siguro ng ilang minuto ay muli akong nagising. Natagpuan ko ang sarili kong nakahandusay na sa kalsada. Buti na lamang at walang sasakyang dumaraan. Kaya bigla akong tumayo at kinuha ko ang aking gamit at nagpatuloy ako sa paglalakad. Napatigil ako sa paglalakad sa harapan ng isang matandang puno na sa itsura nito ay hindi mo tatangkaing lapitan pa. Mataas, madahon, may mga ilang sangang nakalaylay at may butas sa gitna na hindi ka magdadalawang isip na sabihing pinaninirahan ito ng kung anumang nilalang. Hindi ang nakakatakot na itsura nito ang nagpatigil at nakakuha ng atensyon ko kung hindi ang isang lalaki na nakaupo malapit dito. Nakatulala siya sa kawalan at may kung anong parang ibinubulong. Nilapitan ko siya. Nanatili siyang nakatulala na animo ba ay hindi napapansin na lumapit ako. Naging malinaw sa akin ang mga bagay na sinasabi niya. Manunundo na naman si kamatayan, narinig kong sabi ng lalaki. Nanlamig ako pagkaraang marinig ko yon at hindi ko rin maiwasan noon na kilabutan sa kanyang sinasabi. Ibubuka ko pa lang sana ang aking bibig para sana tanungin siya. Nang bigla na lamang siyang napatitig sa akin. Titig na may kahalong lubhang pagkatakot na sa buong buhay ko ay ngayon ko lamang nakita. Dahan-dahan ay unti-unti niyang tinaas. Ang kanyang kanang kamay na sa wari ko ay may itinuro sa likuran. Nasa likod mo si kamatayan, mag-ingat ka. Seryoso niyang sabi at saka siya mabilis na tumakbo palayo. Naiwan akong walang ideya at walang lakas ng loob na isipin pa kung ano nga ba ang posibleng sumunod na mangyari. Bala ko sana siyang sundan pero natigilan ako. Dahil nakita ko sa pinanggalingan niya ang cellphone ng kaibigan ko na dapat ay sasama sa akin. Agad ko itong pinulot. Pagpindot ko ay takot ang una kong naramdaman dahil nakalagay sa screen ito ang mga katagang mag-ingat ka kay kamatayan. Na sa tingin ko ay isinulat gamit ang pulang tinta. Gamit ang dugo. Kinabukasan araw ng Linggo, iba talaga ang pakiramdam ko ng araw na yon. Ewan ko ba pero para akong nasa simulation. May mga nangyayari sa harapan ko na parang imposibleng mangyari pero hindi ko na lamang yon pinansin. Nagpatuloy ako sa aking araw na pagkatapos maligo ay magbibihis ako at gagala pagkatapos magsimba. Pero habang nagbibihis ako ng aking damit ay tumunog ang aking cellphone at nabasa ko sa isang GC ang isang balita ang kumakalat sa loob at labas ng university ukol sa kaibigan kong si Ray na natagpuang nakatulala at wala na sa katinuan. Pinuntahan ko siya sa kanilang bahay pero nasa gate pa lamang ako ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Parang may mali pero hindi ko matukoy kung ano. Mamayang kaunti ay bigla na lamang lumitaw sa likuran ko ang mama ni Ray at binalaan niya na huwag na raw akong tumuloy. Takot at kaba ang nababanaag ko sa kanyang mukha at nagmatigas ako. Pinilit kong pumasok hanggang sa hinayaan na lamang niya ako. Pagkapasok na pagkapasok ko sa kwarto niya ay bumungad sa akin ang mga nakakalat na papel sa may sahig. Nakatitig siya sa mga ito kaya naman pumulot ako ng isa pa upang tingnan kung ano nga ba ang nakaguhit dito. Halos mapaatras ako nang makita ko. Ang nakaguhit isang itim na kabaong isang nakahood na itim na nilalang. At ang pangalan ko, ang malinaw kong nakita. Kamatayan ko ang sa tingin ko ay ibig sabihin ito. Nakita ko siya. Ikaw na ang isusunod niya. Biglang sigaw niya habang direktang nakatingin sa akin. Puno ng takot ang kanyang mga mata gaya ng lalaking nakita ko kagabi. Hindi ko na nagawa pa siyang lapitan at lumabas na lamang ako sa kwarto dala ang iginuhit niya. Ipinakita ko ito sa mama niya at halata sa kanya
na hindi na siya nagulat pa. Niyakap na lamang niya ako at on the spot ay nakaramdam ako ng matinding kilabot dahil sa lamig na mga kamay ng mama ni Ray. Yon ang dahilan, Lenny. Kaya ayaw kong makita mo ang aking anak. Nangangamba kasi ako na baka matakot ka lamang. At ayaw kong malaman mo na ikaw ang isusunod ni kamatayan. Misteryosong wika ng nanay ni Lenny. Nagtaka naman ako sa sinabing niyo ng matanda. Ano pong ibig sabihin ninyo? Alam niyo po ba kung paano ako mamamatay? Usisa ko. Pero hindi na sumagot ang mama ni Ray at sa halip ay bigla na lamang itong natulala sa gitna ng kawalan. Sinubukan kong kunin ang kanyang atensyon pero papadudot ay wala talaga. Hindi na niya ako pinansin na para bang hindi na ako nag-i-exist ng mga oras na yon. Dahil doon ay umuwi ako sa bahay at nadatnang kong wala sina mama at papa. Balak ko sanang tawagan si mama para malaman kung nasaan sila pero parang biglang may pumigil sa akin. Napansin kong may kahong kulay itim sa tabi ng TV. Kulay sa larawang iginuhit ng aking kaibigan. Binuksan ko ito at isang puting damit ang laman na may kasamang maikling mensahe na isuot ko raw ito bago sumapit ang alas 12. Nagtaka ako pagkatapos noon hanggang sa narealize kong may mali talaga sa mundong ginagalawang ko. Pilit kong inalam kung ano ang mali pero hindi ko yon makuha-kuha. Sa kabilang banda kinagabihan, bago mag alas 12, dumating sina mama at papa na nakasuot ng napaka-formal na kasuotan. Hindi ko maisip kung ano ang dahilan kung bakit takot ang nararamdaman ko. Idagdag pa na nakasuot din ako ng formal na damit. Sinabihan nila ako na aalis na raw kami at iahatid daw nila ako kung saan, yun ang hindi ko pa alam. Sinimula nga paanda rin ni Papa ang kotse. Sa hindi malamang dahilan ay napatingin ako sa salamin para aninagin ang mukha ni na Mama at Papa. Pero wala akong nakita, Papa Dudut. Sinubukan kong aninagin ang refleksyon ko sa salamin. Isang nakangiting mukha ang nakita ko. Mukha ng nasa iginuhit ng kaibigan ko. Katakatakang inihinto ni Papa ang sasakyan sa loob ng university. Sa pagbaba namin sa sasakyan ay nakita ko kaagad na nakahilera ang mga malalapit na tao sa buhay ko. Dalawang hilera sila na sa tingin ko ay sinadya nilang bigyan daan sa gitna. May mga hawak silang mga puting kandila na nagbibigay ilaw sa daraanan na mayroon namang nagkalat na iba't ibang bulaklak na tuwing sumasapit lamang ang buwan ng Nobyembre makikita. Hinawakan ako ni na mama at papa sa magkabila kong braso at dahan-dahang kaming naglakad sa gitna ng mga tao. Tahimik silang lahat, Papa Dudut, walang nagsasalita maging sina mama at papa. Sa bandang gitna ng lalakaran ay napahinto kami sa paglalakad. Dahil maliwanag kong nakita na sa dulo pala ng lalakaran ay makikita ang puno na nakita ko kagabi. Kung saan ay nakita kong muli yung lalaki. Pero hindi kagaya ng kagabi ay hindi na siya nakatulala at nakaupo bagkos ay nakapikit ang kanyang mga mata. At nakabigti sa puno kasama ang kaibigan ko. Mga wala na silang buhay. Sa ibaba ng mga paa nila ay may isang kulay itim na kabaong. Kabaong na kamukhang kamukha ng nasa larawan. Takot. Sobrang takot ang naramdaman ko lalo na nang bumukas ang kabaong at lumabas mula rito. Ang tinatawag nilang si Kamatayan. Nakakatakot ang itsura nito kaya wala akong magawa noon, kundi ang pumikit na lamang. Mamayang kaunti ay nagsalita si Kamatayan. Unti-unti kong dinilat ang aking mga mata. Doon ay nakita kong inilahad niya sa akin ang kanyang kamay tanda ng sinasabing sumama na ako sa kanya. Nagmatigas ako. Hindi ako lumapit sa kanya at tinangka kong umatras pero hindi ko na nagawang ihakbang ang mga paa ko. Dahil mahigpit ang hawak sa akin nila mama at papa. Pilit ako ng laban. Hindi ako makakilos at hindi rin ako makasigaw. Tanging pag-iyak lamang ang kaya kong gawin.
Nang makalapit siya sa akin ay agad akong binitawan nila mama at papa. Binuhat niya ako at dahan-dahang inihiga sa kabaong na itim na siyang pinanggalingan niya. Bago pa man niya isara ang takip ay bigla siyang nagsalita, Papa Dudut. Ako si Kamatayan, sinusundo na kita, wika niya. At sa kanya dahan-dahang sinarado ang takip. Gusto kong sumigaw noon, Papa Dudut, at pumalag pero hindi ko magawa kasi parang may pumipigil noon sa aking katawan. At saka pagkaraan akong may pasok sa loob ng kabaong ay nawala ang aking boses. Kaya kahit anong pilit kong sigaw ay wala akong naririnig na ingay. Samantala ay wala na akong matanaw na anumang liwanag mula sa labas. Wala rin ni Katiting na pag-asa akong nakita. Patuloy ako sa pag-iyak. Patuloy sa pagdarasal na sana ay makaligtas pa ako. At patuloy sa pagpipilit na makagalaw. Hanggang sa unti-unti ay naigalaw ko ang aking mga paa at kamay. Marahas kong tinanggal ang takip ng pinaghigaan sa akin at bumungad sa akin ang napakaputi at nakakasilaw na liwanag. Dok, dok, nagising na ang anak namin. Narinig kong sigaw ng babae mula sa tabi ko. Pinagmasdan kong mabuti ang paligid at puti ang mga ilaw. Puti ang mga kortina. Mga taong nagbabantay sa gilid ng higaan ko. Hanggang sa napagtanto kong nasa ospital pala ako, Papa Dudut. Napabuntong hininga ko. Isa palang napakahabang bangungot ang nangyari sa akin na kung hindi ako lumaban ay marahil ay kasama na ako ni Kamatayan. Anong nangyari? Tanong ko noon sa aking ina pero nang makita ko ang aking mga kamay at paa na nakasimento ay alam kong mayroong kakaibang nangyari sa akin. Na-hit and run ka ng isang kotse, Lenny. Natagpuan ka na lamang ng mga nagja-jogging noong umaga na nakahandusay ka sa kalye at duguan. Kaya agad ka nilang dinala sa ospital. Sagot sa akin ng aking ama. Lenny, sobrang mo kaming pinag-alala. Ilang araw ka rin walang malay. Sabi pa ng doktor sa amin eh baka mabaldado ka pagkatapos nito at hindi ka na makabalik pa sa dati. Nag-aalalang sabi ni Mama habang umiiyak. Huwag po kayong mag-alala, Mapa. Lalakasan ko po ang loob ko. Gagaling ako. Yun naman ang naging assurance ko sa kanila. Hanggang sa bigla kong maalala ang aking kaibigan at tinanong ko ang mga magulang ko kung may nabalitaan sila. At naging bala ko sa aking narinig. Na-aksidente din pala ang kaibigan ko hit and run sa ibang kalye. Pero hindi siya katulad ko na nakaligtas. Namatay ito matapos mapuruhan ng ulo pagkaraang tumilapo ng malayo matapos masagasaan ng rumaragasang kotse. Mamayang kaunti ay dumating ang mga pulis at narinig ko ang usapan nila ng mga magulang ko na nahuli na raw ang driver ng rumaragasang kotse na nakasagasa sa akin. At ang nakakagulat pa ay ito rin daw ang nakasagasa sa aking kaibigan noong gabing yon kung saan ay namatay ito. Dahil doon ay agad akong nakiramay sa naiwang pamilya ng aking kaibigan sa pamamagitan ng pagme-message sa kanila sa Facebook. And to my surprise ay nadiskubre ko, Papa Dudut, na ang nanay pala ng kaibigan ko na nakita ko sa aking panaginip ay matagal na rin palang patay. Samantala ilang araw ang lumipas ay nakalabas na ako ng ospital. Pero hindi na gaya ng normal na buhay ko ang naging buhay ko. Marami na akong nakikitang ako lang ang nakakakita. At napag-isip-isip ko na pareho lang tayong lahat pantay-pantay sa mata ni Kamatayan. Hindi porket malapit nang mamatay ang isang tao ay siya lang ang binabantayan niya. Lahat tayo ay sinusubaybayan niya. Kahit sabihin mo na parang bata ka pa. Malakas ka pa at nag-iingat ka. Kapag oras mo na ay oras mo na. Hindi mo lang nakikita pero nasa tabi mo lamang siya. Nakayakap sa iyo at hinihintay ka kung kailan niya makukuha ang buhay mo. Nakita ko na siya. Ikaw, nakita mo na ba si Kamatayan? Papa Dudut, isa ito sa mga experience kong hindi ko makakalimutan. Oo, alam kong bangungot lamang ang lahat nang nakita ko dahil nga sa nag-agaw buhay ako. Pero sa tuwing naaalala ko ito ay hindi ko talaga mapigil ang matakot.
Para bang nagkaroon na ako ng takot na mamatay dahil ayoko makita si kamatayan o mas kilala bilang Grim Reaper. Dahil kung i-describe ko ang kanyang itsura, mas nakakatakot pa siya sa mga depiction nito sa pelikula. Basta ayoko nang i-describe isa-isa kasi kinikilabutan talaga ako. Kaya sa mga nakikinig ngayon ay hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya palagi tayong mag-ingat lalo na kapag aalis tayo ng ating mga tahanan. Huwag kalimutang magdasal sa Panginoon at palaging hingin ang kanyang proteksyon laban sa mga nilalang na gustong manakit sa atin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana'y makarating po ito sa inyong programa at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Lenny. Huwag kalimutan mga ka-online na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.